Christy Fermin, may matapang na reaksyon sa kaso sa kanya ni Sharon at Kiko Pangilinan. Showbiz columnist na si Christy Fermin, may buwelta at sagot sa kasong cyber libel na isinampalaban sa kanya ng mag-asawang Sharon at Kiko Pangilinan. Sharon Cuneta, naging emosyonal at aniya, hindi na umano niya matiis ang paninirang puri ng kolumnista. Ito ang buong istorya. Opisyal nang naghain ng kasong cyber libel ang mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, laban na sa showbiz insider at columnist na si Christy Fermin. May matapang nasagot naman si Fermin sa kasong isinampalaban sa kanya ng mag-asawa. Aniya sa kanyang pahayag sa pamamagitan ng Showbiz Talk livestream niya. Nagpahayag siya ng reaksyon ilang oras lamang matapos na maghain ng kaso ang mag-asawa sa Makati Prosecutor's Office nitong May 10. Sa kanyang pahayag, "Kapag ikaw ay nasa ganyang mga linya, na tulad namin na mga mamamahayag. Nako, territorial po ang mga ganitong kaso, yung cyber libel, territorial po yan. It comes with the territory, sabi nga, yun lamang po yun." Sa dagdag na pahayag niya, pataas na umano ang demandahan laban sa kanila. Pero ang ano ha, pataas ng pataas ang level, tumataas ang level ng mga demandahan. Naiintindihan naman daw niya kung saan nanggaling ang saloobin at karapatan ng mag-asawa laban sa kanya. Natural lamang daw na sampahan at kasuhan siya ng ganitong reklamo dahil nakasentro naman daw ang trabaho niya bilang mamamahayag. "Wala po akong masasabi. Wala po kaming impormasyon na tinatanggap. Basta naiintindihan natin ito. Yan po ay kasama sa ating trabaho bilang mamamahayag. Sabi ko nga sa mga anak ko, mahiya kayo kapag ako ay idinemanda sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako ay idinemanda at kinasuhan tungkol na sa human trafficking. Kapag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya." Pero idiniin ni Christy Fermin na huwag umano daw tirahin ni Sharon at Kiko ang messenger na tulad niya. "Yun lang po yun. You don't shoot the messenger." Samantalang emosyonal na humarap sa panayam ang mag-asawa, inihayag nila na sumobra na umano ang panghihimasok ng kolumnista sa personal na buhay nila. Napagdesisyon na nila na magsampa ng formal na kaso laban kay Fermin dahil nasa malisyoso at hindi makatotohan ang mga balitang inilalabas nito sa publiko. Maliban kasi sa personal na pag-atake ni Fermin sa mag-asawa, ay idinamay din ito ang mga anak nila at kung ano-ano ang sinasabi at siniraan pa ang relasyon nila ng kanyang asawang si Kiko Pangilinan. Nagtitimpi lamang ang megastar at sa pagkakatanda niya ay noong 18 years old pa lamang siya nang unang maglabas ng malisyosong balita si Fermin laban sa kanya. Tungkol na sa isinulat nitong pumunta umano siya sa Amerika upang ipalaglag ang anak niya, maging ang peking balita nito tungkol na sa sekretong kasal umano nila ng kanyang dating asawa na si Gabby Concepcion na hindi naman totoo. Pag-amin pa ng megastar, nasaktan umano siya dahil itinuring niyang kaibigan si Fermin. Ngunit wala umano itong tigil sa paninira laban na sa kanya na tiniis niya ng ilang dekada. Ibinunyag din ng megastar na hindi lumapit sa kanya si Fermin ng personal. Taong 2021 ang nais niyang makipag-ayos kay Fermin, ngunit nabigla pa rin siya dahil may mga lumalabas pa rin na mga maling impormasyon laban sa kanya at nakakainis na umano. Nagpaabot na lamang siya ng mensahe kay Fermin at sa mga netizens na huwag umano maniwala kaagad sa mga akusasyon o lumalabas na mga balita online. Patong-patong na umano ang sakit na nararamdaman nila ngayon dahil nasa mga peking balita na inilalabas ng kolumnista. Ano ang reaksyon niyo sa matapang na sagot at reaksyon ni Christy Fermin sa kasong isinampa ng mag-asawang Sharon at Kiko Pangilinan laban sa kanya? Just comment below.